Ayan, final day na talaga. This is it. Wala nang laman ng bahay. Magawa, ganun talaga ang buhay. Bye-bye, last day. Hello guys, kumusta kayong lahat, no? So last week guys, di tayo nakapag-vlog, tapos kahapon di tayo nakapag-printing Shock TV, no? Kasi nga, grabe yung pakiramdam ko talaga, no? Nung nagpabaksin ako, eh, medyo tinrangkaso talaga ako, which is normal lang raw naman, no? Kasi pag hindi ka raw nagkasakit, o hindi ka raw tinrangkaso, eh baka raw hindi effective sa yung vaccine, no? Kasi guys, nakadalawang dose na ako ng vaccine. So maraming salamat ulit sa mga frontliner natin, no? Na nag-assist sa amin doon sa may Mandaluyong, no? Kasi doon kami nagpa-vaccine. Thank you kasi napaka-organized nyo talaga, no? Tapos yun nga, wala kaming halos naging problema, no? Kasi yung pila, tapos yung social distancing, no? Napapatupad talaga nila, no? So guys, yung napanood nyo nga pala kanina yung scenario last year, no? Kasi last year nga, nagkameron ng pandemic, so bumagsak yung business namin, no? Tapos yung bahay na dream house sana namin na pagkalaki-laki, yun nga, narimata. No? So hindi namin siya naituloy yung hulog kasi nga sobrang laki ng hulog noon. Tapos yun nga, hindi na namin ginaya, kaya ang ginawa namin, binitawan na lang namin yung bahay. So sayang, no? Kasi lahat talaga ng tao, pangarap talaga magkameron ng dream house, no? Lalong-lalo na yung asawa ko, no? Wala siyang ginusto talaga sa buhay, no? Gusto niya lang talaga ng magandang bahay, no? So yun talaga yung pinapangarap ko na maibigay sa kanya. Kaso yun nga lang, no, sa mga hindi natin inaasahan na pangyayari, no, talagang may mga pagsubok talaga sa buhay, no. So yun yung naging pagsubok sa amin last year na yung dream house sana namin, eh yun nga, nahatak ka siya, no. So yun, iniwan na namin siya. So, kung mapapansin niyo guys, no, last year nga lang yun ang katapusan, no, nung iniwan namin yun. Tapos last year lang rin, no, nung natayo yung printing shop, no. So June nung natayo yung printing shop, no, kasi nga yung isang business namin eh bumagsak talaga, no. So bumalik talaga ako sa dati kong ginagawa, which is printing, no. Tapos yun nga, June, tapos July, umalis na kami sa may bahay namin, no, kasi pinapadala na kami ng letter, no, kasi hindi na nga kami nakakabayad dun sa bahay. So ang ginawa namin, umalis na lang kami doon, then yun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy kami, no. Pero guys, no, tingnan nyo naman, no, after one year, no, hindi lang talaga kami sumuko sa mga pagsubok na yun, no, pero hindi lang basta-basta umahon, eh, no. So skyrocket talaga yung naging pag-ahon talaga namin mula sa walang-wala, no, ngayon, dami na naming awards, dami na naming client, tapos yun nga, yung vlog ko na ito eh lumalaki-laki na rin kasi ngayon meron na tayong 31,000 subscriber, no, tapos palaki ng palaki ng palaki pa yan, no. So maraming salamat din sa mga nagtitiwala sa akin, sa mga nanonood sa akin, no, lalong-lalo na guys sa mga nag-join sa channel ko, no. Guys, kung hindi ka pa member ng channel ko, no, pwede ka mag-join dito, no, kung naniniwala ka sa advocacy ko na maturuan ng mga tao kung paano ba magnegosyo online, lalong-lalo na tungkol sa printing, no. Guys, sa may ilalim ng video na to, no, meron diyan join button, no. Ang halaga lang yan guys is 25 pesos, no. Yung 25 pesos na hindi naman mapupunta sa akin yan, mapupunta yan guys sa pag-a-advertise nitong channel na to, no, sa YouTube, para mas marami pa tayong maabot ng mga kababayan natin, matulungan natin sila. So guys, isa ako sa mga buhay na saksi talaga, no, na paulit-ulit na bumabangon, no. Guys, huwag ka lang susuko, no? Huwag ka lang susuko sa buhay. Sigurado aangat ka rin, no? Kasi wala naman talagang choice sa buhay, no? Pag bumabagsak ka na, guys, no? Ang susunod na pupuntahan dyan is aahon ka rin naman, no? Huwag ka lang susuko kasi pag sumuko ka na talaga, eh wala na talagang pag-asa, no? Pero habang may buhay, guys, meron pa talagang pag-asa. So, guys, para hindi na naman to humaba, no? Kakadaldal ko na naman, no? Kasi talagang mahilig talaga ako magkwento, no? Ang ituturo ko sa inyo, guys, is back from the beginning na naman, no? Kasi, guys, yun nga, naging unique ang aming printing business, no, kasi nagpi-print kami ng mga waterproof na label, no. So guys, ang ginawa namin, no, para magkameron kami ng waterproof na label, ang ginagawa namin is naglalagay kami ng photo top. Or pangalawa, no, kung gusto mo lang naman na personal na waterproof na sticker, no, so yung isa ko pang tinuro, nalalagyan mo siya ng Pilox na clear paint. Pero guys, meron kami na testing na brand ng sticker, no, na ang pinapangako raw nila is waterproof raw sila, no, kahit raw walang photo top at kahit walang Pilox na clear paint, no. So ngayon susubukan natin siya kung totoo ba siya. Kasi guys, marami kasing klase ng brand ng vinyl, no. Yung brand guys, ha, hindi yung type ng vinyl, no. So na-try na namin yung Yasen, try na namin yung Quaff na pinupush talaga namin kasi isa rin kami sa mga naging ka-collaboration ng Quaff. Kasi ito guys, yung pangatlo, yung tinatawag nila na iTech. No, so siguro yung iba narinig na rin tong iTech na to, no. Guys, itong iTech na to, mas maganda raw siya sa Quaff saka sa Yasen. Ang promise niya nga guys is waterproof nga raw siya kahit na walang photo top at walang clear spray paint, no. So ngayon susubukan natin siya kung totoo ba siya. Tapos iko-compare natin siya guys sa may Quaff saka sa Yasen. So para hindi na ito humaba guys, no, ang gagawin natin guys, magbi-print na tayo tapos te-testingin na natin siya, no. Ilulublob natin siya sa tubig nang walang photo top lahat at walang Pilox na clear paint lahat. Okay, no, so simulan na natin.
Hello guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo ng mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no, so lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no. So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no. So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no, hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no, kung subscriber ka sa channel ko, no, malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no, na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun na libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So guys, ito na print na natin yung ating mga vinyl, no. So ito yung unang-una, yasen, no. So gloss lang siya, bakit wala akong matte saka na transparent na yasen, no. So hindi na ako bumili kasi pangit nga talaga siya, no. So mahirap siyang printan. So ito ay mga tira-tira lang na mga yasen ko dati. So kung papansin niyo guys, no, pag pinrintan mo siya dito sa may ibabaw yan, no. Medyo mahirap talaga siyang printan. Kasi unang-una hindi lagi pantay yung cut, hindi siya perfect na rectangle, no. Kaya medyo sumasabit talaga siya dito. Okay, no, so ito yung coif na matte. And check nyo lang yung quality, no. So yung quality niya, maganda talaga guys ang coif na matte, no, sa printing. Ito naman yung coif na transparent, no. So ito guys, maganda rin ang coif na transparent sa printing. Yan, so okay na okay rin siya. Ito naman guys yung coif na gloss, no. So ito guys yung medyo nahihirapan yung mga taong printan. Yung kanyang pagka-gloss guys is medyo talaga madulas talaga siya, no. So pag pinrintan mo siya ng hindi photo enhanced, no, mangyari sa kanya guys ay hindi siya masyadong maganda yung print niya. Okay, no, so kung gagamit kayo guys katulad nito mga dark na color, so ang gagamitin nyo guys na vinyl ng coif is yung kanyang matte. Okay, no, pero pag mga hindi naman dark color ang gagamitin nyo, pwede na yung gloss. So ito naman guys yung iTech transparent. So guys, ito naman yung iTech na gloss, no. So mapapansin nyo meron na siyang scratch dito, so huwag nyo lang pansinin yan, no, kasi habang nagpiprint tayo kanina is nagkikis-kisan sila, no. So ito baka mamaya makita nyo siya na pag binabanda na sa tubig sabihin nyo na nag-fade siya, no. So yan. So meron na siya kaagad, no. Hindi siya fault ng tubig. So ito naman guys yung iTech na matte. Try muna natin siya i-compare itong dalawa. Ito yung matte ng coif. Ito naman yung matte ng iTech, no. So kung mapapansin niyo, halos pareho-pareho lang talaga sila, no. Pero mas maganda yung print dito sa may coif. Kasi ito meron siyang guhit, eh. Yan, hindi kamukha ng coif, talagang solid na solid talaga yung pagkakaano niya, no. So mas maganda talaga yung coif na matte. Ito naman guys yung dalawa, no, yung coif na gloss saka yung iTech na gloss. So dito naman panalo naman yung iTech kaysa dito, no, kasi ito medyo meron siyang mga yan yung may mga ambon-ambon, no. So hindi kamukha nito, talagang solid talaga yung print niya. So mas panalo dito pagdating sa gloss yung iTech. Sa transparent naman tayo guys, no. So ito yung iTech na transparent. So ito naman yung coif na transparent. So halos wala rin silang pagkakaiba. Ito halos talagang tie lang talaga sila, no, sa ganda. Pero dito mo guys malalaman ang pagkakaiba nila. Ito guys, coif na transparent, talagang clear talaga siya. Ito namang iTech na transparent. Yan, mapapansin nyo guys. Sana nakikita sa camera, no. Medyo frosted talaga siya. Hindi kamukha nung coif, no, talagang clear na clear siya. Ito medyo frosted siya, eh. Yan, no, medyo frosted talaga siya. So guys, no, try na natin silang ilublub sa tubig. Okay, so try na natin una si yasen. Ito yung pinakapangit, no. So guys, huwag kayong bibili ng yasen, no. Parang awa nyo na, huwag kayong bibili nito. Ang pangit talaga nito. So testing na natin siya, no. Baka naman kasi waterproof siya. So yan. Yan, oh my god. Yan, so rumorolyo siya guys, mapapansin nyo. Yan yung problema guys ng yasen, no. Pag nalalamigan siya, nilalabas siya sa kanyang pinakalalagyan, no. Rumorolyo siya, yan, no. Rumorolyo na nga kaagad, eh. Tapos guys, hindi siya waterproof. Ano, napansin nyo, no? Smudge lang natin.
Yan, no? So, Yasen, X. X na si Yasen, no? So, pangit siya. So, ito naman tayo, guys, no? Sa may coif. Itong tatlong klase ng coif, no? So, subukan na natin siya. Unahin na natin si coif gloss. Okay, lublog natin sa tubig kung waterproof ba siya. Subukan natin i-smudge. Yun. So, hindi siya smudge proof. Hindi rin siya waterproof. So, yan, guys. Pansin nyo, no? So, hindi siya waterproof, no? Itong coif natin na gloss pa yan, lalong-lalo na yung blue, eh, no? Unang-unang humuhulas. Okay, so palitan natin. So guys, baka naman itong coif na transparent, eh, waterproof siya, no? Kahit wala siyang photo top at wala siyang Pilox paint. So lublob natin ulit. Okay, so yan. Testingin natin siyang i-smudge. Oh no! So same. Ganun rin siya, no? Coif na transparent, so hindi rin siya talaga waterproof. So last, yung ating coif na matte. So testingin natin siya, no? Ilublob rin natin siya sa tubig. Baka ito waterproof na siya. So yan. Smudge natin ulit. So same. Hindi rin talaga siya waterproof, no? Si coif na matte. Okay. So dito na natin malalaman, no, itong pangatlong brand natin, no. Usap-usapan kasi talagang waterproof raw 'to, no. So tingnan natin, guys, no, wala siyang photo top. So unahin na natin syempre itong transparent na Itek. Lublob natin kung waterproof talaga siya, yung ayon sa sabi-sabi. Yan. So yan yung transparent na Itek. So gawin natin, smudge natin siya. Uy. Uy. Yun, o, naririnig yung tunog. Diba? Sa blue, sa cyan, ay sa magenta, saka sa cyan, yan. Kaya ako nilagyan ng apat na kulay na yan, no? Kasi yung apat na kulay ng ink. Papansin nyo, guys, no? Totoo pala talaga, no? Na talagang waterproof itong Itek, no? So, try naman natin kung scratch proof siya, no? So, ito gagamitan natin ng kuko. Ayun, hindi siya scratch proof. No, so yung kasi, guys, ang maganda pag may photo top, no, nagiging scratch proof rin siya. So hindi siya scratch proof, pero waterproof talaga siya. Saka smudge proof. So tingnan natin, no, kung alcohol proof siya, ito alcohol to. So hindi siya ganoon ka alcohol proof, no, kasi mapapansin niyo meron kumupas siya ng, eh, naging, ayan, ayan, yan. Mapapansin nyo, medyo kumukupas na siya. So, hindi siya alcohol proof, no? Waterproof lang talaga siya. So, ito yung Itek na transparent. Try naman natin to, guys. Ito, Itek na matte. So, ilublob rin natin siya, no? Tingnan natin kung waterproof ba talaga siya. Ayon sa sabi-sabi. Yan, so, ito, gamitan natin ulit ng daliri. Oh, yan, oh. Yan, so, waterproof rin talaga tong Itek na matte. Yan, so hindi talaga siya kumukupas. Smudge proof rin siya. So try natin na gamitan ng kuko. Yan, so yan lang ang problema sa kanya, no? Hindi siya scratch proof. Okay, no? So try natin lagyan ng alcohol. Ito, alcohol proof to, guys. So hindi siya tinatabla ng alcohol. Ang ano niya lang talaga is hindi siya scratch proof. Yan kasi, guys, ang maganda pag nilalagay mo siya ng photo top, no, nagiging scratch proof rin siya. Okay, no, pero hindi mo naman kukutkutin yung iyong label, no. So pwede na tong Itek. So ito, guys, yung gloss. Ulitin ko, guys, no, itong mga damage na to is kanina pa yan, no. So hindi talaga siya kasama ng tubig, no. So nagkiskisan kasi sila kanina, no, kaya nagkameron siya ng parang yan mga scratch. So try na natin siya kung waterproof tong Itek na gloss. Yan. So waterproof talaga siya, hindi siya. Subukan natin i-smudge. Yan, dinig na dinig yun naman yung... Yan, so... So waterproof talaga siya, saka smudge proof siya. Try natin lagyan ng alcohol kung alcohol proof siya. Yan, guys, alcohol proof rin siya, no? So hindi rin siya tinatabla ng alcohol. Pero guys, ulit, ito yung pinaka matinding test, no? Gamitan natin siya ng kuko sa ilalim ng tubig. Yan.
So hindi siya scratch proof, no? So waterproof siya, smudge proof, alcohol proof, pero hindi siya scratch proof. So guys, ito yung tatlo na iTech, no, na product. So vinyl, na glossy, meron siyang transparent, saka merong matte. No, so kung saan nakakabili nito, guys, no, hanapin mo lang kami sa may FB, no, hanapin mo lang the printing shop, tapos sabihin mo lang nabibili ka ng iTech na vinyl na sticker. So guys, itong brand na to, no, mas mahal siya sa Quaff, no, kasi nga nakita niyo naman sa performance niya na waterproof siya, smudge-proof siya, no, kahit wala siyang phototop. About sa pricing naman, guys, no, pwede kayo mag-offer ng waterproof na sticker, no. So kung ito gagamitin niyo, pwede niyo i-offer na 40 pesos per page ang isang ganito. Pero kung gusto ng mga client niyo na scratch-proof talaga siya, no, so patungan niyo siya, guys, ng phototop. Tadagdagan nyo siya ng 10 pesos sa costing, no? So magiging 50 pesos kapag meron siyang phototop. So guys, yan, no? Na-testing na natin, no? So tutulungan ko kayo mag-decide ngayon, no? So guys, ang Yasen, wala siyang pros, no? Wala siyang magandang maidudulot sa ating printing, no? So marami siyang cons, no? Unang-unang nga, yung pinakagilid niya is tumutupi, tapos pag nilabas mo siya sa kanyang lalagyan, umiikot siya, rumorolyo, no? So mahirap siya, guys, i-feed ng printer nyo. Tapos, isa pa sa mga pangit sa kanya ay yung mga cut ng mga vinyl niya, hindi pantay-pantay. Katulad niya, no, sinabi ko, guys, no, sa mga naggagamit ng Cameo, no, madalas na sinisisi natin yung Cameo, no, bakit hindi nababasa registration marks, bakit hindi pantay yung mga cut, no. Pero guys, ang talagang may kasalanan dyan is yung printout nyo, no. Unang-una, yung papel nyo, hindi pantay yung cut. So guys, paano hindi pantay yung cut, no? Mapapansin nyo dito, minsan mas mataas yung dito kesa dito. So hindi siya talagang perfect na rectangle, no. So yan ang mga pangit talaga sa Yasen. So ang Quaff naman, guys, no, ang maganda kasi, guys, sa Quaff is makapal siya, no. So kung gusto niyo ng mga vinyl na makakapal, no, ang problema lang talaga sa kanya is hindi talaga siya waterproof, no, pag pinrintan niyo lang siya. Okay? So kailangan niyo siyang lagyan ng phototop or lagyan niyo siya ng clearness spray paint, no. Pero guys, pag nilagay niyo siya ng ganun, talagang sobrang heavy duty siya, talagang hindi siya napupunit. No, so kung gusto niyo ng mga heavy duty talaga ng mga vinyl, no, so Quaff ang gamitin niyo. Ang maganda pa sa kanya, guys, no, pag kinat mo na yung materials mo, no, ng iyong Cameo 4, pag pinil mo na siya, sobrang dali niyang ma-peel, no. Hindi siya kamukha nung iTech na mahirap siyang i-peel. So sa iTech naman, guys, no, ang mga pros niya, guys, no, kung gusto mo, guys, ng maninipis lang, ito nga yung gamitin mo, no, iTech, kasi manipis siya, no. Tapos pangalawa, yun nga, waterproof talaga siya, smudge proof siya, pero hindi siya scratch proof. Katulad ng anong ginawa kong demonstration kanina, no, pag kinutkot mo siya, guys, is matatanggal pa rin yung ink niya. Okay, no, so hindi siya scratch proof, pero pag ini-smudge mo lang siya na ganyan, pwede, no, pwede siya, no, tapos waterproof nga rin siya. Ang problema lang, guys, no, kapag ginat mo na siya, ang pinaka nagiging problema diyan, guys, no, sa sobrang nipis niya nga is napupunit yung kanyang vinyl, no. Hindi ka mukha ng Quaff, no, talagang makapal kasi talaga siya. No, so kung gusto mo ng manipis, tapos waterproof at smudge proof na sticker, no, na hindi mo kailangan ng phototop or clear na paint, no, so ang gamitin mo, guys, is yung iTech, no. Tapos, guys, no, ang isa pa sa mga dahilan, no, bakit hindi kami gumagamit ng iTech nung una, kasi nga, guys, medyo mahal siya. Pero kung susumahin mo rin naman, no, halos pareho rin naman sila, no. Kung hindi mo naman kukututing yung sticker mo, no, yung mga gastos mo sa may Quaff, tapos papatungan mo siya ng phototop, no, halos same price lang rin naman, no, ng magagastos mo sa may iTech. So yan, guys, sa mga pros and cons, no, ng tatlong brand na yan, no. So for me, no, wag na lang kayo gagamit ng Yasen, no, pumili na lang kayo sa Quaff na heavy duty or sa may iTech na manipis. Guys, kung saan nakakabili ng mga vinyl na yan, no, so ang gagawin mo lang, guys, is hanapin mo lang kami sa FB, no, hanapin mo lang the printing shop, tapos sabihin mo lang doon na bibili ka ng vinyl na sticker. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ng video na to at turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing shop mo. At kung may mga tanong kayo, no, question, suggestion, no, huwag mong kakalimutan i-comment down below. So guys, kung gusto mong mas mabilis kang ma-notify, no, para mas mabilis masagot ang mga tanong mo, no, guys, inaanyayahan kita, no, i-click mo dyan, guys, sa may ilalim ng video na to ang join button, no. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop!